ito yung diaryo nung 1972. 1972. Nakasalukuyan na napatay na nila si ano si Kapitan Edison nung panahon na yon. So ito yung ano, ito yung imahe. Kung makikita niyo kung kagaano karumal-dumal yung pagkabira o pagkabira niya kay Kapitan Edison. Sabi, eh talagang hindi ho talaga bubuhayin gawa ng kung makapansin nyo, itong mukha niya iwasak. Walang mata yan, ulo sa utak. Tumagos po tumama sa mata, tumagos po sa ano. At kung dito mapapansin nyo yung bira ng machine gun, eh talagang wasak po pati hita. Kung mapapansin nyo, magmula sa ano. Talagang ano siya, ito yung pinaka palabitan ng ano niya. Talagang dito sa unang pinatamaan para hindi siya makapamotok. Tsaka po sa tinadtad ng machine gun pababa dito. 1972. Kung mapapansin niyo yung ano rito, yung kwento rito. Kung mapapansin niyo yung buong kwento rito, isa ayon sa salaysay, eh talagang halong ano, nahaluan po ng politika si Kapitan Edison. Dahil sa 38, at maraming mga patuloy naman dito, na sa 38 is mga magnanakaw. Tsaka ang iba eh, talagang mga pasaway dito sa Silang Cavite. Kung mapapansin nyo ang nakalagay rito, sa 38 na tao, eh puro ho yan, ano, puro ho yan nagnakaw sa Kalabaw, mga nagnakaw ng Kalabaw. At kung mapapansin nyo, sa sobrang tagal na ho na itinago, talagang ano, talagang itinago pa ho ito, gawa ng makasaysayang, ano, makasaysayang po kasi ang ano, kwento na hindi alam ng iba. At dito, ipapakita rin po namin na itinago po ni Nanay Erlinda kung paano sa parangalan ng ating pangulong, dating pangulong Ferdinand Marcos at ang sales lady niya po si Imelda Marcos. Kung mapapansin niyo po rito yung appreciation certification, eh nagpapatunay na si Kapitan Edison. Ayan po, kung makikita nyo. Eh talagang napakabuti pong tao. Hindi po bibigyan ng pangulo ang isang tao. Kung bihirang-bihira po yan, kung mapapansin nyo, hanggang dito sa pirma, at hanggang dito sa mismong Imelda, Rimualdo Marcos, may pirma pa po. Pati rin po dito si, ano, dating pangulong, ano, pangulong Pangulong Ferdinand Marcos. Ayan po yung pirma. At hindi po ito ano, haka-haka. Talagang totoo. Dahil ito ay napakaluma na. Kung mapapansin nyo rito sa taas at dito sa may salaysayin at dito sa may yan, sa may pangalan ni Kapitan Edison mula sa Silang, Certification of Appreciation, the President and the First Lady President, this, ibig sabihin sila mismo nagbigay kay Kapitan Edison na nagpapatunay na si Kapitan Edison, sa sobrang tagal niya naging kapitan, eh marami ho siyang nagawa. No po. Nakumulan, isampay ko. Yan po yung ano. Yan po yung ano, yan po yung kabuuan. Ito po, ayan po. Eh yung kabuuan niya, yan ang kabuuan. Ito ay tinago-tago pa ho, na mula sa kasaysayan ay pinapakita ni Nanay Erlinda sa mga anak, kaapu-apuan na nagpapatunay na si Kapitan Edison ay nabigyan din ng Certificate of Appreciation. Ayan po yung pangalan niya. At ayan po ang muka ng dating Pangulong Marcos na si Ferdinand Marcos at ang dating sales lady na si Imelda Marcos at ang pirma na matagal lang itinago. Ito lang po yung mga naitago na naitagong yaman
mula sa alaala ni Kapitan Edison sa sobrang tagal, 1972. Alos magkasunod lang sila ni Nardo nung panahon na yon. Nung pinatay si Nardo is 1971. So, ganun din. Ang isang taon lang ang pagitan nung ipinatay din si Kapitan Edison. Ayan po. Ayan, dito po si Nanay Erlinda na ngayon din ay sinasabi niya kung ano talaga ang totoong kwento dahil sapagkat nasaksihan niya kung paano niya kunin yung bangkay ni Kapitan Edison sa Krami. At kung mapapansin niyo sa Krami, itong nadudong pa po yung revolver na ginamit ni Kapitan Edison na naka-display po roon, kung mapapansin niyo. Yun ay makasaysayan na hindi pa ho, hindi ba ko kung nasa na nakalagay. Ngayon po, isang carbine at isang 45 na i-display noon na naging makasaysayan sa damit ni Kapitan Edison. At sa lahat po ng mga nagtatanong kung nasaan po yung hunting ni Kapitan Edison, nung pinatay po si Kapitan Edison ay hindi na ho nakasuot sa kanya, sa katawan niya. Maaring iniwan, maaaring pinahubad, o maaaring pinempuan talaga. Dalawang bagay po kasi yan, yung pagkakasetak ng pagkamatay ni Kapitan Edison. Dapo. Yun lang po yung pwede natin may paliwanag. Dahil dito, pinakita lang po natin kung paano. At ano, yung mga picture na hindi pa po kasi makita, gawa ng itinago po kasi yung album. Kasabay po nun ng mga ilang mga nga itinago ni Nanay Erlinda yung mga gamit na bago sa ano. Yung mga pinagubadan, hindi na rin po ano, gawa ng ano. Ito lang po yung patuloy. At dito, makasaksihan nyo kung yung ang kwento ay taliwas. Naging taliwas sa kwento ni sa paliwanag ha. Naging taliwas yung kwento sa ibang pangyayari. So yun lang po mga kantingero. Kasama ko po ulit dito si Nanay Erlinda Set. Wala dito sa silang sabutan at pilit lang po natin niliwanag to. Sa mga nagtatanong ng mga picture po ni Kapitan Edison, kaya hahalukayin pa po natin. Sa ngayon, ito lang po may papakita namin. 1972 na makasaysayan Kapitan Edison. Ang tingero po ng Cavite, ako po si DJ.